What is up, cyberspace? Welcome back dito sa podcast episodes ko dito sa Dogbrok TV. This is Dogbrok Radio episode number 20. Kasama ko ngayon isa sa mga pinapakinggan ng buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Today, naglabas siya ng tatlong album last year. Nag-celebrate siya ng 9th anniversary ng kanyang brand, High Minds Clothing. One of the most respected hip-hop personality today. He has 150 plus thousands monthly listeners on Spotify. Meron siyang 100 plus thousand subscribers ngayon sa kanyang YouTube channel. Hindi ko na kailangan habaan pa yung intro. Alam nyo na, walang iba. Kasama natin ngayong araw si Omar Baliw. Yes, sir. Kamusta, bro? Dog. Sorry. Kamusta, tol? Yes, ay. Happy New Year. Yes, ay. Kalmado. Ganun pa rin, man. Salamat na pagbigyan mo ko. Napaunlakan mo ko. Yes, sir. Sure. Kamusta New Year? Kamusta New Year? Ayos lang, kalmado. Chill. Relax. Normal na sa bahay lang. Mm-hmm. Family. The usual, yes. Family. Celebrate with the kids, with the wife. Yes. Diba? Ganun pa rin. Na-excite ako kasi yo. Iba yung pinanday mo nung 2020 despite the pandemic. Pero ano rin, nasaktan rin medyo konting nasaktan rin. Pero awa ng Diyos, man. It's all good, okay rin. Hindi pwedeng inda lang ng inda, no? Oo. Kailangan palagan talaga. Gumana din. Pero ano lang talaga, may harang lang rin talaga. So napagana na lang rin talaga. Hindi pa makatodo, no? Yes, sir. Mm-mm. Congrats sa yes. Tatlong album. Yung maraming Omar Baliw 3. Yes, yes. Grabe yun, tol. Yeah, maraming salamat. Walang magawa eh. Walang trip. So, mag-trip tayo. Salamat sa lahat ng nag-stream noon. Grabe yun. Mm-hmm. Yeah, maraming salamat sa lahat. Omar Baliw po. Omar Baliw po 2. Omar Baliw po. Yung pangatlo. Alam nyo na. Diba? March 31, OBP 4. Yeah. Every 3 months na to, ah. Yeah. Quarterly na yung album. Oo. Kwento mo kami, bakit Omar Baliw po yung naging name ng album? Tapos, paano mo siya naisipan na gawing parang continuous? Sobrang simple lang kasi, man. Ang plano ko talaga kasi magpaulan ng album. So, kung mag-iisip ako ng iba't ibang title, maliligaw pa. So, tama. Omar Baliw po, till infinity na lang para Omar Baliw. I can't wait sa Omar Baliw 79. Yes. Mga ganun. Omar Baliw 24, mga ganun lang. Pwede na. 24, oo. Oh, then yeah, yeah. Mamba. Yeah. Anong difference ng sound mo before the albums? Actually, hindi ko naman talaga niisip. Wala talaga akong pakialam, bro. Ano talaga? Yung music talaga ko is pang sarili ko lang talaga. Hindi ko lang talaga alam kung bakit ngayon lang nila napapakinggan o natitripan. Siguro wala silang ibang mapakinggan. Pero para sa akin, lahat personal na kanta lang. Hindi siya pang market talaga. Hindi talaga siya pang TV. Hindi talaga siya pang radio. Kung baga, men, sa halip na i-post ko as status or i-post ko, mag-rant ako, men. Maglabas ako ng dalawang linya na ano. Isulat ko sa kanta, pang sarili ko. Sa papapakinggan ko, yun lang. Yan, nasanay na maglalabas ako ng music para sa sarili ko lang. Hindi ko na masyadong pinapromote. Okay na yun. And then, ayun na. Yun lang. Nag-shift na yung market. Yes, yes. Naging sound trip ka na ng lahat. Yes, oo. Sa pagbabago naman ng music, is ganun pa rin, man. Steady, chill. Mm-hmm. Alam nyo na. Walang iba. yun lang din ng yun ang ano eh. Oo. Kasi minsan, ang problema kasi minsan sa iba, masyado pang nag-iisip kung anong mga dahilan. Walang ibang dahilan, man. Ginagawa lang. Uh-oh. Wala nang ibang rason kung isipin mo pa yung tawag sa tunog mo o kung anong tawag sa music mo, kung saan ka pasok. Kung isipin mo pa yan, sayang oras, man. Wala akong oras para sa ganun. So, yun. Nilalabas mo na lang. Yes, lang. Sir. So, before... Bago sa amin, ako, I'm a fan. Mm-mm. Bago sa amin, talagang para sa'yo lang yun eh, no? Mm-mm. And mm-mm. Then, applicable na lang sa marami. Yun, nagugulat nga lang rin ako sa iba ngayon, men. Nagpapasalamat sila sa music ko. Paano sila nagpapasalamat sa music ko? Ako lang mismo yun, di ba? Just, nag-gets ko na lang din. Okay, parang sinuot lang nila rin yung sapato. So, pwede rin pala na
yung music ko is pwede ring maging music nila. Gets? Gets. Ang galing kasi yung experience mo at yung dinaanan mo, yung mga kwento mo, maraming nakaranas. Mm-hmm. Tama ka. Sinuot meron nga nila yung sapatos. Meron din may mga na-encounter ako na naikinig sa akin na mas mayaman, mayayaman, mga big time talaga na mga made na sila ng mga tao. Mm-hmm. Pero gigets nila yung ibig kong sabihin sa kanta. I mean, mga ganun na bagay lang. Nakaka-boost ba yun sa'yo lalo? Dahil... Actually, wala talaga akong pakialam eh. Pero okay din, man. Diba? Kasi ang tagal namin nag-rap, tagal namin ginagawa to. Totoo. Sobrang sanay lang kami nang walang nakikinig. Okay naman talaga kahit walang nakikinig eh. Masaya ka na eh, no? Nang walang nakikinig. So, ang tagal namin pinag-practice yung mga 10 taon na kami nag-rap eh. Lagpas pa. Ginagawa namin lang yun sa pang-araw-araw. Ngayon, parang na-appreciate ng tao, man. Thankful. Thankful. May nakaabang. Yes. May na-excite. Yes. Tapos, pinakita mo na kung gusto talaga, gaya ng ginagawa mo, pinaparamdam mo sa amin nakikinig na gusto mo yung ginagawa mo eh. Kinikwento mo yung buhay mo, kinikwento mo kung ano ka lumaki, paano ka naghirap, di ba, bago yung tuna, nagsawa ka sa sardinas. Yes, sir. Ginawa mong proud yung nanay mo. Mm-hmm. And nagre-resonate talaga lahat ng kanta mo dahil I think yung success na meron ka, mm-mm, na hindi mo naman binabrag at mm-mm all, mm-mm, na isang kinabibiliban ko sa'yo, eh, nagre-resonate yung kanta mo at napupush mo. Ayan pa yung isa siguro, nakikita ko rin na nakikita ng tao na yung mga kanta is tunay talaga. Totoo, man. Totoo. Kasi iba kasi, madali lang kasi gumawa ng kanta, madali na lang magyabang eh. Mm-mm. Pero pag ang, yun yung isa kong nag-gets na dahil nga siguro, hindi naman sana may napatunayan or nakita lang na may konting resulta lang, men. Mm-hmm. Tapos may konting music. Mm-hmm. Okay na yon. Ibig sabihin, kung ano pinapakinggan mo, tunay, mas mahusay ang tunay kaysa sa... Gawa lang. Oo. Diba? Katang isip. Yes, yes, yes. Kaya ramdam eh. Ramdam yes, na... Oo. Kaya nga, yun rin yung isang ano, kahit mga sobrang simplihan lang ng mga linya. Oo. Pero dahil alam nila kung sino yung nagsusulat nito at alam rin nila kung paano ang buhay ng taong ito, mas nagigets nila. Talagang bukas kung kang libro, no? Kung baga may effect, oo. Kung baga, basta, may ganun. Yes. May ganun. Yes, ay. May effect, oo. May epekto sa taong nakikinig. Mm-hmm. 9 years na yung High Minds. Yes, yes. Mahigit isang dekada ka na sa music. Yes. Bago ang rap. Yes. Pero marami nagtatanong, bakit Omar Baliw? Sige kasi. Galing ako sa pagbabanda. Okay. Napasok ako sa rap dahil sa mga rap contest. Okay. Omar pangalan ko. Ang that time, mga usong pangalan, mga Crazy G, mga Little Crazy Uno, mga basta mga ano, mga ganon. Ako, rap contest ako. Basta rap contest ako, solo flight lang ako. Mm-mm. Baliw ako mag-perform, man. Baliw ka mag-perform. Baliw ako mag-perform. Makakita ko sa mga stage, binabat ko yung mga mic, mga ganoon. Basta, Omar hindi nila gets. Sabi ko, ano pangalan ko? Omar Baliw. Hindi, siguro na narinig ko parang sinabi, uy, Baliw to, Baliw to. Sinabi ko, sige, ako si Omar Baliw. Tsaka naisip ko rin that time kasi yung mga crazy, mga ganoon-ganoon na. Crazy Bone, mga ganun. Di ako si Omar Baliw, Tagalog. Pinay na Pinoy. Di ba? Parang tinagalog ko lang, di ba? Kaya lang, minsan... yung crazy, nga naman, crazy. Di ba? Di ba, Omar Baliw, pero medyo nakakatawa lang talaga, but Omar Baliw to, di ba? Hindi nila gets yun yung mga simulan-simula, pero okay lang, di ba? At least, linya mo yun, identity mo yun, ikaw yun, di ba? Ang galing kasi tama sa Bontang si mga crazy, may diba? Mga wheezy. Oo, diba? So ikaw tinagalog mo na lang, Baliw. Oo. Tapos Baliw ka mag-perform, kaya dinala mo na siya. Oo. Actually sinabi ko 'yan sa episode namin ni Goodist. Oo. Ngayon, ito 'yung pinagdalhan ng kabaliwan mo. Oo, di ba? Di ba? Ang nakakabilib. Yeah. Dogbrok exclusive. Alam niyo na kung bakit Omar Baliw.
Yes, sir. Paano from, ano yung shift mo sa band? Kasi nagra-rap ka na, may banda pa rin eh. Oo. Paano mo na pagsasabay yung dalawang, alam ko naman hindi mo in-overthink yung genre. Lagi naman kasi talagang ang nasa ilalim ng lahat ay music. So, lahat ng genre, ang ilalim niya music. Doon lang nagkikita lahat, men. Kaya kung saan mas masarap, doon ako. Okay. So, hindi ganun kahirap para sa akin. Lumaki ako sa lumaki ako sa isang apartment na inupahan namin. Ang kapitbahay namin is band rehearsal studio. Wow. Araw-araw kaming nakasilip doon. Araw-araw namin naririnig yung tunog. So, yung mga nagre-rehearse? Oo. Minsan, mga elementary pa lang kami. Sumusubok na. Siguro high school naman. Dalawa lang kami ng kapatid ko. Drums, yung bass lang. Basta naglalaro lang kami. So, simula pagkabata talaga is yung nasa ilalim is yung music over everything na genre or ano. So, hindi ganun kahirap or walang bilang sa akin yung genre. Basta music, good music, good quality music. Regardless sa pagiging parte ng banda o pagbabanda at pagiging rapper, musikero ka. Yes. Okay. Music. Music. Good music is good music. Eh, yes. Regardless of the genre. Ang galing nun. Nakita ko magaling ka mag-drums. Nagpa-percussion ka sa banda. Lang. Sakto lang rin. Ano pang kaya mong i-play na instrument? Una ako, nagsubok ako. Nagbe-bass ako. Bass, guitar. College ako, scholar ako dahil sa pagbabanda. Wow. Naitawid namin yung konting taong ko sa college dahil sa pagbabanda. Simula high school, nagda-drums ako. Simula, sabay nung nag-college, nag-drums rin ako. Kasi yung high school na pinanggalingan ko is parang nasanay rin kasi sa music. Kaya nung nag-college kami yung magkakasama, kami naging banda ng school. Awa ng Diyos, man, nakatulong rin yung pagbabanda. Sa dati, sabi ng magulang, wala kang mapapala dyan, man. Pero nung naita nila, ito scholarship po dahil sa pagbabanda lang. O, di ba? Ganun na memories. Naitawid. Sarap. Music talaga, diba? No? Tulong rin yun, di ba? Laking tulong nun that time, man. Kasi dalawa kaming college nung utol mo? Oo, sabay. So, kumbaga, naging kalahati na lang dahil ako yung ano. Nasasagot mo na yun sa'yo? Yes, yes. Ever since provider ka talaga, ano? Sakto lang. Sakit sa ulo lang rin ako ngayon. Sakit sa ulo rin, ano rin. Balahura din. Balagbag din. Yeah, oo. Ano, basta sakit sa ulo rin. Hindi naman. Dami kang karanasan eh, I can say. Oo. Makulit din. Pero awa ng Diyos is dahil nga lumaki ka na dahil sa ganon na sa mga maling pamamalakad o pamamaraan, nagising ka ng maaga, na itama mo yung mga dapat mong itama, na ilinya mo yung mga dapat mong nailinya. Ayun na. Gumanda na lang. Yes, oo. Gumanda na lang yung bawat umaga, no? Ang galing na hanggang ngayon na sa starstruck kasi ako eh. Yeah. Kasi I'm a fan. Like, sinabi ko nga. Naita ko yung post mo kanina. Sinabi ko nga, Mar, lahat yata ng laban mo nandun ako. Hindi lang ako makalapit palagi. Hindi ko pansin yun, man. Naita lang ito nung parang mga summer jam mo? Hindi. Yung basta parang basta pag may battle yata, si Price yata, shots for yata yun, si Target yata yun. Parang mga ganon. Pero yung ako mismo yung bumabattle, hindi ko pansin. Hindi mo alam na nandun ako. Nung early days ng Flip Top, I was there because I'm part of DC Clan. So, syempre, mga una, di ba, sila Target. And then, naging shots fired si Target, nadikita ko kala Donji. Ayun na. Hanggang sa si Price, then naging part din ng naging management. Pero I've always been a fan ever since na nakita kitang nag-aalok ng shirts. Yeah. Hindi ko pa alam kung ano yung High Minds. Mm-hmm. Wala pa namang Facebook gano'n nun. Tapos sumunod-sumunod, sinusundan kita, pinapanood ko yung events mo, ma-attend ako. Tapos lagi kita napapansin lang talaga sa events na nandito ka lang, nagiinom. May case ka lang ng Pilsen sa tabi mo. Tapos na
mag-enjoy ka lang. Sabi ko, gusto ko yung energy nung click na yun. Sa tabi ng stage, yung mga tao na yun. Ang saya lang nila. Mm-mm. Ayun, mga tropa. Wala na, nagdikit na yun, nagtagpo na yung mundo natin. Ano bang event yun, man? Event mo yata yun eh, sa B-side. Mm-hmm. May event ako sa B-side. Yun, yun, yung may t-shirt yun. Doon, nanonood kami ng lahat. Angat, oo, nandodon ka. Yun. Yung may event shirt. Nakakatawa kasi tinemplate ko yung events mo eh. Oh, kumusta? Ayun, kaya... Diba? So, okay, diba? Kaya nga ngayon, hindi ako nahihiya. Seryoso talaga, bro. Hindi naman... Hindi talaga ako yung, ano tawag ba doon? Event organizer. Oh, technical sa ganun. Oo, oh, ano lang ako eh. Kumbaga, lahat naman talaga kinapalang eh. Oo. Kinapa. Tulong rin ng mga kaibigan. So, awa ng Diyos, man. Gumana din. Yeah, oo. Nakita ko kung gano'ng yung eagerness mo sa pag-provide ng magandang event para sa brand mo eh. Mm-mm. Kasi after yata ng isang event ko, nag-KPM tayo. Nagtanong ka ng LED. So, doon palang ramdam ko na, talagang gusto mong itaas yung eksena rin. Kasi, man, nagsimula kami sa event, man. Tarpulin lang yun. Man. Pag ikaw, naranasan mo na yun, natutunan mo na yun, man. Oo. Akbang ka lagi ng isang step forward. Pak, sayang lang. Pandemic, man. Oo din. Di ba? Oo din. Sarap sana. Pero... Darating yun. Mas gigil sila ngayon. Mas nakaka-excite. Importante, healthy ang lahat at mas safe, di ba? Yun naman ang number one priority. Pero Mar, may ano ko, meron akong itatanong tungkol sa balik tayo sa music. Yeah. Ano yung difference ng, sabi mo nga kanina, wala ka naman na masyadong pake. Mm-hmm. Pero anong difference ng nagrarap ka dati na wala pang masyadong nakikinig, sabi mo. Mm-mm. Based sa ngayon na may mga tao nang may expectation sa mga ilalabas mong music, anong thought process mo tungkol dun? Wala naman. Ganun pa rin, no? Bro. Hindi ko talaga... Hindi ka para sa lahat? Sa utak ko talaga, man, hindi ko iniisip talaga yung mga ganun bagay. Basta ginagawa ko lang yung mga gusto. Kasi maganda rin yung hindi ka mag-i-expect dapat sa nilalabas mo music. Oo. Basta gagawin mo lang siya ng purely, ng tunay. Then lahat ng ibabato mong energy palabas, ibabalik sa iyo ng universe, bro. Todo lang, no? Yes, oo. So, kaya lagi kong sinasabi di ngayon, mm-hmm. Man, kung anong ginagawa ko dati, ganoon pa rin yung ginagawa ko ngayon. Walang pinagkaiba. Yung mga ibang, minsan nga yung mga ibang linya, paulit-ulit lang. Kasi gusto ko, lahat ng mga kanta ko magkakakonek. Pag napakinggan mo to, pwedeng i-connect dito kahit 10 years ago na tong kanta na to, mm-hmm. pwede mong i-connect sa latest ngayon. Wow. Di ba? Hindi nalilito yung audience na nag-iiba ka. Yun mm-hmm. at yun ka lang. Mm-hmm. Nagiging better lang yung estado mm-hmm. mo. Mm-hmm. I appreciate that. Galing nun. Improvement pa rin, pero hindi talaga iniisip. Oo. Hindi pero, mo na ino-overthink. Pero kasi kailangan mo rin talagang hindi ka pwedeng magpakampante sa kung ano ka meron ngayon. Pero base sa experience mo kasi mismo, ikaw na mismo yung magdadagdag ng energy para sa iyo na kumbaga dahil iba yung 2019 na experience mo sa totoo. 2020 experience mo sobrang magkaiba. So yung isusulat mo ng 19 madadagdagan mo lang ng konti sa 2020 sabay ganun. Yes. Oo. Bagong experience yes, lang. Oo. Tsaka mas madali yung maganon po parang nagkukuwento ko lang ng ano ng kung anong nangyari sa iyo nagkukuwento ko lang ng buhay mo nagkukuwento ko lang man kung ba minsan nga parang sinasabi mo lang na literal eh, sabi hanapan mo lang ng kung paano mo siya masasabi ng mas madaling kahit minsan mas kung paano mo maiaabot sa tao ng hindi yung plain na linya. Oo. Hindi lang siya yung plain na linya. Basta lalaro. Medyo lyrical pa rin. Oo. Pero at the same time, napakasimple lang na mensahe. Kumbaga, yung cake. Oo. May ginto sa ilalim lang. Sabi, akala nila plain lang na icing. Oo. Pero sa loob. May ginto. Yes. Kailangan nilang kagatin, no? Yes, ay. Ang galing ng reference na yun. Yung cake na may ginto. Yes, ay.
Parang parang gusto ko ng cake na may ginto. Ah. Balik, tawid tayo sa High Minds. Yes. Paano mo sinimula ng High Minds? Tsaka bakit High Minds Clothing? High Minds. Ano to? 11-11-11, nag-release ako ng first album ko or mixtape. Oh, album tawag doon. Hindi, mixtape. Mm-hmm. High Minds Music. Okay. Pangalan nun, High Minds Music. 11-11-11. Oo. Okay. Kasabay ng album na yun, tanda-tanda ko, is yung kay RJT. RJT. May triple 11 din siya. Oo, yun. Mm-hmm. At tanda-tanda ko yun. High Minds Music, sabay si Dog, si Nathan, si... Si Dog. Shoutout si Nathan Aldas. Oo, siya yung gumagawa sa amin that time nina si LR ng mga cover art namin, ng covers para sa album. Yun, naisipan lang namin na... kasi yung oras na yon benta lang sa CD na yun is 150 pesos, man. Mm-hmm. Naisipan lang na samahan ng merch. High Minds merch lang talaga. Kumbaga, yung... Kumbaga, kapares lang mismo nung CD na yon. Okay. Diba, High Minds Music na CD. Na mixtape. Oo, sabay. May High merch. Minds na merch. Kumbaga, yun lang. Yun lang yun eh. 11-11-11, kaya 2011 yun eh. Mm-hmm. Ayun lang. Come 2012-13, man. Hindi ko na alam na ginagawa ko na yung High Minds Clothing talaga. So talagang merch lang siya, kalakip ng music mo. Oo. Kumbaga, hindi talaga siya High Minds Clothing para that time. Mm-mm. Wala pang logo. Okay. Ano lang talaga siya? Merch lang? Oo, merch lang talaga siya. Kung baga, pang dagdag lang lamang chan. Kung baga, kasi magbebenta kami. Minsan na, naipag-meet up ka sa ano... sa mga tao-tao bebenta ka 150 na CD, bro. Mm-hmm. Ah, puta, parang mahirap to ah. Pero kasi that time naman talaga hindi ko naman talaga tinitingnan as pagkakakitaan itong yung mixtape na yun o yung music na yun. Basta ang gusto ko lang talaga is may bumili kahit 150 pesos lang na ibig sabihin seryoso sila sa ano na gusto nilang mapainggan tong ano gusto nila at parang ang tingin nga doon is parang memorabilia na lang yung CD na yun eh. Parang, pero nung panahon na yun, malakas pa talaga ang CDs that time. MP3 hindi pa masyado. 2011. Gusto ko lang talagang may physical na CD. Parang pwede kang masabi na legit eh. Si Bugoy na Oy ko yung naglalabas lang dati ng mga ganun na CD na independent na yes. Kaya mo naman pala. Oo. Na hindi mo kailangan ng tulong ng label. Oo. Kaya mo i-burn yung sarili mo. Oo. Pero hindi naman burn, mas solid naman. May production process na. May packaging. Maramihan na. May packaging naman na maayos. Oo. Pero kumbaga quality na itatabi mo sa mga CD na mga galing sa Astro Record Plus, Store. Sa mga record. Quality din. Record bars. Ayun. So, doon nag-start talaga siya. Oo, yun. 2011, sabay 12. Tatrabaho. Magre-release ng 30 pieces na shirt. Mm-hmm. Maraming pera. Mawawala yung pera, mm-hmm. magtatrabaho, mag-iipon ng mga dalawang sahod, magpo-produce na naman, okay. Magkakabenta, mawawala na naman. Sabi, ganun, paulit-ulit lang, hindi mo namamalayan na, man, na natututo ka na sa mga pagkakamali mo. Mm-hmm. Oo, ayun. May mga bad spending habits oo, din. Oo. Siyempre, puta. Wala pa si Tala nito, no? Wala pa. Uh-oh. 2013 si Tala. Oo. Mm. May mga bad spending habits pa talaga. Oo. So, mga benta, ganito. Kasi hindi mo, sa ngayon, yung High Minds sa ngayon, is hindi ko siya tinitingnan yung High Minds dati. Na as ngayon, na business talaga. Talagang kumbaga, parang libangan lang talaga. Eh. Hindi kagaya ngayon yung mga ibang tao, puta. First release pa lang, seryosohin na lang. Super hassle mode na sila. Pero, di ba? Okay. Marami, enjoy lang, di ba? Enjoy lang. Kasi kailangan mong... Enjoyin yung proseso. Oo. Hindi yung ngayon po na.
post ng ano, Hustle 101, mga gano'n. Hustle, mga gano'n, di ba? Yung mga brand. Oo. Pero na pag, ibig sabihin, nadaanan mo rin yung marami rin pagkakamali na nangyayari sa mga brand owners talaga. Yes, ngayon. Oo. Putang ina, may na-scam pa ako ng mga ano. Oy, shoutout sa ano, dun sa supplier sa Cebu. Putang, may supplier sa Cebu? Nag-invest ako. Ka? In-scam ka? Oo. Sabay yung mga, shoutout sa mga supplier na matagal gumawa. Mga putang ina nyo. Dapat sa mga ganyang supplier, ano eh, oo, no? Putang, kawawa yung mga namumuhunan. Tumitinga yung namumuhunan. Oo, man, kawawa. Eh ako, buti ako, mabait ako. O hindi naman mabait or kalmado tayo eh. Oh, kaya, oh, kasi iniintindi rin natin yung mga, ano, pero ngayon, mga putang ina nyo. Tangina, oh, seryoso, man. Totoo, hanggang, diba? Hanggang ngayon, may mga supplier na palpak, bro. Kasi ano eh. Gusto mo sabihin ko lahat? Para ano? Shoutout natin dito para maiwasan nila. Pero shoutout sa mga bobong mga supplier, bro. Oh. Kasi, man, hindi naman pera yabang, man. Eh. Nasasaktan lang ako sa mga nagsisimula ngayon para sa kanila, man. Pera nila yon, papatulugin nila, gagamitin ng supplier, sabay ibibigay sa kanila yung mga pinagawa nila. 2 buwan, 3 buwan, sabay mga palpak pa, men. Diba? Hindi, ano, kasi ang tingin nilang mga ibang supplier sa mga maliliit na nagpapagawa is, men, hindi tayo kikita dito. Huwag natin. Maliit lang kasi. 50 pieces lang kasi. 30 pieces lang kasi. Men, ang daming ganun. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ngayon. Yun yung gusto kong itama sa kanila. Kaya ipapasok natin yung printing-printing. Yeah. Supportan yung printing-printing. Oo. Yun. Pero, yun, sobrang hirap ng proseso that time, man. Kasi yung hindi pa kagano kalaganap o gano karami ang mga supplier ngayon. Tama. That time. Mm-hmm. Cut and sew. Mm-hmm. Sobrang hirap. Kailang, ginagamit pa namin yung mga ready na shirt. Shirt, oo. Tinatanggalan lang ng label. Para ma-print. Oo, yun. Yung cut and sew, sobrang hirap niyan. Yung mga large prints, sobrang hirap niyan. Embroidery, mahirap yan. Cups, socks. Inaral mo, no? Lahat? Lahat. Oh, yun nga eh. Dahil nga sa mga bad supplier, sa mga palpak na supplier. Salamat pa rin pala, no? Oo. Pero meron naman mga supplier na maayos talaga na katulong ko na nakatrabaho. Basta hahanapin mo lang talaga kung sino yung para sa'yo. May sweet spot sa lahat. Oo, oo. Hanapin mo lang talaga. May mga maayos pa rin, pero maraming balahura. Oo, medyo ilalagay ka rin. So, pag nasubukan mo na lahat, may lulutang na kung sino yung mga pwede mong pagkatiwalaan. Dependehan. Oo, dependehan. So, okay na yon. Pero gusto ko lang sanang iwas pa yung mga iba na wag na doon para maaga pa lang maitama na, di ba? Oh, iniisip ko rin kasi minsan akala natin sa mga brands na maliliit, mm-hmm, 30 lang yan, 50 lang yan. Mm-hmm. Pwede mo nang iurong yung timeline niya, unahin natin yung bigger client. Pero hindi natin alam, minsan todo na nila yun eh. Hindi natin alam, minsan napangutangan na nila yun para lang mapaikot tapos sila yung iipitin, kawawa. Kaya nga ito dun, dito nga sa ginagawa namin is hangga't maaari is lahat ng kayang gawin na trabaho lang na mahusay dapat ang tatanggapin. Huwag kayong hindi pwedeng tumanggap ng trabaho na hindi mo kayang i-deliver. 'Yun. 'Di ba? 'Yun talaga. Kasi 'yun doon naman nagkakaproblema talaga eh. Yung iba kasi mga ano, suppliers nagiging ano, todo promote sila ganito, ganyan, todo promote. Tanggap sila ng tanggap, hindi nila alam na hindi na nila kaya. I-accommodate. Hindi na kaya. Oo. Hanggang sa yung iba, nababaliwala. Iba, which is dapat pantay-pantay. Diba? Alright. Diba? Mismo. Ayun lang. Balikan natin yung iba na yan after ng break na to. Yes, sir. What's up, Cyberspace? Maraming salamat sa panonood dito sa Dog Brock Radio. Sana nag-enjoy kayo at sana nakapulot kayo ng mga aral at values as much as I did nung ginawa ko yung interviews na to. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe in this YouTube channel, Dog Brock TV. At mapapakinggan nyo lahat ng episodes ng podcast ko sa Anchor, sa Spotify, Google Podcast, at lahat ng podcast and music digital streaming platforms around the globe. Maraming salamat again at balik na tayo sa episode. So yun, pag-usapan natin kanina yung mga suppliers. Mm-hmm. Bukod sa Hymens Clothing, ikaw mismo meron ka ng production line, di ba? Mm-hmm. Nagki-cater ka na para sa mga brands sa labas? Mm-mm.
Sinubukan na namin siya nung 2019 pero medyo na-stress lang talaga ako. So, kaya binitawan ko muna. Mm-hmm. So, magbalik kami dapat nung 2020 dahil nga sa pandemic. Let's see ngayon 2021 ulit. Okay. Talaga subok lang na subok daw. Yes, sir. Bawal lang umayaw. Yes, sir. And na-stress ako sobrang kasi kulang pa ako sa tao that time. Okay. Ako lahat. Yes. Ayun. Lahat ako gumagawa. Parang hindi ko kaya to. Hindi ko naman sa hindi kaya, pero parang mas marami pa akong magagawa pag hindi ko ginawa ito or kailangan ko ng tao na magtatrabaho or gagawa para doon sa makapag-provide kami sa mga ibang brand. Okay. Kailangan mo ng tao na parang katulad mo. Ako ng Diyos, mahusay yung team ko. Mm-hmm. Yon. Na-adapt nila kung paano yung galawan, kung paano magtrabaho. Yon, pasa-pasa lang, men. Kumbaga, na-clone ko na. Nakapag-clone na ako ng mga Omar Baliw. Yon, ako ng Diyos, men. Gets na nila. Parehas, tinginan na lang nagkakaintindihan. Oo, gets na. Kahit wala ako or nasa malayo ako, tumatakbo. Tumatakbo lahat. Gumagalaw, oo. As if na nando doon ka. Yes, yes. Galing. Going back to the High Minds, sige. Sa laki ng volume ng production mo, yung production line mo, and then, ang dalas na ng collection mo. Mm-hmm. Almost every week, merong kang bago na lumalabas. Mm-hmm. Merong hindi heavy collection, merong single design lang, merong isang maliit na collection lang, merong isang malaking release talaga. Mm-hmm. Paano mo minomonitor yung design? Anong proseso mo doon? Kasi syempre, ang dami nagkakapare-parehas, di ba? Ang trabaho ko talaga is sa design. Mm-hmm. Ang design namin is year or 6 months luto na. So kung lalabas siya ng June, January pa lang tapos na. December pa lang tapos na. Luto na. So halimbawa, pag may nakita ako ng kamukha ng design ko na ganito, ganyan, cancel na kagad yun, automatic, na hindi ko pwedeng ipilit yun na gawa na to last year or last year ago. Ikaw na yung mag-a-adjust. Oo. Wow. Walang dahilan. Tanggal na yan. Hindi nga pwede. Kaya dahil nga matagal ng luto, minsan pag dumating na yung time na yon, hindi ko na trip, tatanggalin ko rin yon pag di ko na trip. So, ikaw pa din. Oo, mas nasasala pa yung design pag dumating na siya doon sa buwan na palabas na release siya. Na siya. Oo. Nangyayari din na hindi mo na palabas na to dapat. Halimbawa, etong for January. Oo. So 6 months ago pa siya luto. Oo. Hindi mo trip. Urong natin yan ng May. Nangyayari din yun. Oo, tatabi lang muna. Okay. Minsan rin kasi, chambahan lang rin kasi. Minsan yung design na para sa akin is na gustong gusto ko, hindi trip ng tao. Minsan naman may design na pangit ako. Yun yung gusto na. Oo. Wow. Kwento ko rin yung pandemic, men. Mm-hmm. Kaya na-stress rin ako, men. Ikaw pa naman yung taong ayaw mong nasi-stress. November pa lang kasi ready na yung summer release namin, ready na yung summer jam event namin. Oo, mismo. November. 2019? Oo. Come nung March 15, puta, sarado lahat. Dang. Lahat men ready na, bro. Sabi ko pati yung mga design, basta heavy collection dapat na. Dang, men. Sa halip na ma-stress pa ako, isipin ko pa yan. Walang magawa dun. Nagkulong na lang kami dun sa shop. Sa shop. Ginawa mong studio. Nagdun na lang kami muna. Sige, okay lang. Masyadong matagal na rin natin ginagawa itong pagti-t-shirt. Binigyan tayo ng pagkakataon para magpahinga. Pero expected ko na mga 1 month lang mga ganun. Pero man, oh shit. Real shit na pala to. Nauubos na 2 weeks na, 3 weeks na, 4 weeks. Tapos pahigpit na ng pahigpit. Tinanong ko nga sa wife ko nung kahapon, nung isang araw. Ilang buwan ba sarado yung shop, man? Sabi ko. 6 months. Oh, 6 months po. Tangin na. 6 months nagbabayad ng upa. 6 months na walang kita yung mga ano, man. Puta, ang lupit natin, no? Kahit natin, sabi ko. Sabi ko. Tang ina, men. Kalahating taon na wala sa atin. Fuck, bro. Diba? Bigat nun, ha? Ang dami ko sanang nagawa nun, men. Pero awa ng Diyos na itawid pa rin ng mahusay ang 2020, men. Oo din. Tsaka,
nung nag-90 year, nung November of 2020, talagang pumalo ka pa din. Oo, oh, isipin mo rin yung gano'n. Buti na lang, men, uso na yung mga online no online. De, ang galing mo. Oh. Ang galing mo rin para nagawan rin ng paraan. Ayun lang naman talaga. Para maging epektibo. Oo. Yung way na yun. Oo. Laging, yung formula, laging hahanapan mo lang talaga ng solusyon eh. Yun at yun lang rin naman talaga eh. Paulit-ulit lang naman rin talaga eh. Kumbaga, hanapan mo lang anong bulilyaso or problema. Hanapan mo ng solusyon, man. Mas umaano ka, mas tumitingin ka sa paghahanap ng solusyon kaysa sa paghahanap ng sisisihin. Oo. Yun yung ano, yun yung ang tawag doon, mantra ba tawag doon? Basta paniniwala. Oo, basta hindi ko ini-stress yung sarili ko. Mm-hmm. Hahanapin mo yung solusyon, halim na hahanapin mo, sisisihin yung kapwa mo or magtuturo ka. Negative na pag-iisip lang may dudulot sa iyo o titingnan mo na lang siya sa mas maliwanag o kung anong mas mahusay o mas mabuti pang maidudulot nito sa iyo. Wow. Ayun na lang. Ayun na lang palagi. Ayun na lang. Ganun na lang palagi. So, hindi, ako tingin is okay rin. Pero hindi rin. Ang dami rin palpak talaga. Ang dami ko rin stress. Ang dami ko rin natutunan along the way. So, sa halip na sayangin ko yung konting energy ko sa galit, nag-iisip na lang ako ng bala pa. Sobrang dami kong tao. Ilan tao mo ngayon? 120 plus, mga ganun. 120? Oo. Under your payroll? Oo. Nagbawas pa yon kasi nga. Oo. Tapos na bare months? Wow. Dahil rin sa pandemic, yung iba, ako ng Diyos, okay naman. Ayun. Salip na magalit ka sa mga tao, dahil sa mga palpa kasi sarili mo production, man. Ikaw magkaroon ka ng damage na 200 plus na t-shirt, magkano 'yon, di ba? Diba? Diba, palpak na tahe, lahat, man, lahat ng problema sa production, palpak na tahe, sinasalo mo 'yan. Oo, palpak na ano, man, lagi kong sinasabi sa nila, man, ito pera na to para sa atin, at ito pera na natin sana ito eh. Oo, tingnan nyo damage pa. Bawas sa akin, bawas sa inyo. Oh, parehas tayong matututo. Yun. Pag ganun lang ng ganun. Nawa ng Diyos, man. Smooth na yung flow. May kanta kang boss, pero more than that, feeling ko leader ka eh. Ikaw yung example sa mga tao mo eh. Yun nga yung isa pang ano, hindi talaga ako nagpapatawag ng boss, man. Feeling ko kasi pang matanda yun, bata pa ako. Totoo din. Oo, seryoso. Pero, kaya, ang may kita ko na pag tumatawag sa akin ng boss, hindi ako kilala nito. Kasi alam na mga tao ko na ayaw. Hindi talaga ako nagpapatawag ng boss. Kasi ibang buta yun, iba, mas matanda pa sa akin, doble na edad ko, tatawagin ng boss. Oh, hindi, man. First boss name, okay Omar. Na yun. Ayaw, kaya alam na alam mo sino yung hindi nakakilala sa'yo, man. Dito pa rin tayo sa High Minds Clothing. Bilang meron kang 120 plus na tao, ano ang pinakamahirap na masishare mo? Kasi sobrang, alam mo Mar, bukod sa music fanbase mo, nasa isang circle tayo ng hip hop, most requested ka dito sa channel, dito sa podcast. Yeah, alam mo yan. Pero bukod dun, may mga tao rin na nakaantabay eh. Brand owners. Oo, marami kang mga kaibigan ng mga ganun merch, sa ginagawa, diba? Mo. Diba? Shoutouts kay Dog para sa pagpapalaganap ng salamat. Local, pagsuporta sa ibang mga brand. Actually, babalik ko lang ulit, no? Nakita ko talaga nung gumagana na yung digital or online selling, nagiging effective na yung e-commerce. Mm. Sabi ko, wala nang way para ipakita ng owner or ng brand owner
yung narrative ng brand niya. Hindi niya na makwento. Wala na kayong oras para gawin yun eh. Yung meetups, wala na, di ba? So, lahat nasa online na. Titignan mo sa Shopee, titignan mo sa Lazada, titignan mo sa webstore. Kaso hindi nila alam yung feel, yung texture ng tela, yung construction. Hindi na na-explain. So, sabi ko, alam ko na gagawin kong content. Doon pinanganak yung merch library. So, solid rin yung ginagawa. Yung pagre-review. Salamat. Diba? Pero yun, going back, dahil din sobrang dami talagang nakaantabay rin na ma-interview ka sa kahit saan, at salamat na paunlakan mo ko. Para rin sa mga brand owners na naghahangad o nilulook up yung nagawa mo, yung sabi mo nga resulta na meron ka, ano ang kung tatanungin si Omar Baliw, ano ang pinakamahirap bilang, or ano yung pinakamahirap na bagay o parte ng pagiging businessman? Pera. Pera talaga, men. Puhunan, men. Kasi pag ikaw may pera ka na, sobrang dali mo na lang gawin. Which is, nagsimula akong walang pera, kaya natutunan ko ang halaga ng barya. Halaga ng barya. Wow. Once natutunan mo yon, men, magiging masinop ka na, pwede mong gamitin na as gasolina pa yon, men. Roll lang ng roll. Ganun lang kasimple eh, bro. Yun lang naman sa una. Yung sa una, puhunan, men. Pero kahit wala kang puhunan, kahit yung utak mo lang talaga yung puhunan mo, men, kung paano ka maglalabas ng... Kasi ngayon, men, sobrang crowded na ngayon, men. So, pero dahil sa sobrang crowded ngayon, sobrang dali lang mag-isip ng hindi pa ginagawa ng iba. What do you mean by crowded? Sobrang saturated na yung market? Ang dami ng brands? Oo. Oo nga. Ang daming brand, pero lahat, hindi naman lahat, pero yung iba walang identity. So, pag nakita mo yung ganun, sobrang alam mo na dapat kung anong gagawin mo. Hindi mo na dapat gagawin yung mga nakita mo na. Ganun lang ngayon eh. High Minds. Ang akala nila, marijuana brand to eh. Oo. Marijuana brand. So, ang akala ng mga tao ngayon, porket may marijuana na sa damit, is gagana na yon. Men, hindi. Mas malalim pa yun dun. Tingnan mo, hindi na kami naglalabas ng marijuana ngayon. Diba? Men. Oo din. Grabe yung branding. Diba? Tingnan nyo yung caption ng lahat ng post. Diba? English. International diba? Yung atake. Oo. Yun. Basta lahat. Yun. Lahat ng nakikita nyo ngayon is napag-aralan lang talaga. Men. Hindi para talaga mag-isip ng... Hindi overnight na ito na yun talaga. Success. Hindi siya overnight. Experience siya. 9 years na experience. Wow. Oo. Ayun. Tsaka ano eh. Hindi mo siya masasabing ganong klase ng brand. Because nag-start siya. Oo. Na subconsciously, hindi mo alam. Oo. Bilang merch lang ng music mixtape ng album. Oo. Diba? Na lumaki na lang. Oo. So, hindi talaga narrative niya. Hindi damo, hindi marijuana, hindi drugs. Siguro nga, kasi naisip nila may high. Oo. Okay lang. Hindi, kung hindi mo naman kailangan explain. Oo, okay. Pero, minsan nga yung mga naghuhusga pa, yung mga hindi pa bumibili. Pero okay lang. Awa ng Diyos, men. Gumagana. So, trabaho lang araw-araw. Ayun. Man. Basta wala lang titigil. Ayun kasi naman talaga mamamatay ka eh. Pag tumigil ka eh. Diba? So kung brand owner ka. Okay. Unang release mo. Okay. Pangalawang release, okay. Parang ikaw, nagsawa ka. Namatay ka na. 'Di ba? Wala mangyayari sa iyo. Ang ginawa ko, release. Pahinga, release. Basta kinulitan ko lang talaga eh. Ina-enjoy mo lang. Kung ako na yung labas, men. Kasi kung tumigil ka noon, wala ka na eh. Hindi mo na magagawa yung mga dapat mong gawin. Hindi mo na maipapakita yung mga dapat mo pang maipakita. Ayun, walang titigil. Lagi kong sinasabi, walang titigil. Salamat doon. Gasolina kita, Mar. Teka, wait. Sige, tol.
yung pa yung isa eh, ang dami nagtatanong sa akin ng brand man na paano. Man, hindi ko mapapaliwanag. Lagi ko lang sinasabi talaga is, walang titigil, man, di ba? Kasi, once na tumigil ka, yun na yun, man. Pag, kasi, ang hirap talaga ipaliwanag. Oh, paano ba? Paano bang mag-ganto, ganyan? Kasi, idol, ganto, ganyan. Paano bang mag-clothing or, ano bang kailangan kong gawin? Man, wala ang kailangan gawin. Kailangan mo lang talaga na huwag mong tigilan yung ginagawa mo. So, mag-research ka ng madami. Huwag kang maglabas ng mga nailabas na. Ganun lang, di ba? Pero ang sa ilalim pa rin ng lahat ng iyon is, pinakamahalaga is, walang titigil. Walang titigil. Yun lang. Sobrang, sabi mo nga, sobrang dali lang ng formula eh. Oo, di ba? Kusutin hanggang sa bumula. Di ba? Ganun lang, talaga, huwag titigilan, no? Oo, ganun lang naman din. So, daming nagtatanong sa'yo, yun lang talagang may sasagot mo kasi wala kang perfect formula. Oo, ang akala nila nagtitrip ako sa sumasagot. Oo, naiyayabangan minsan yung iba na ganun. Pero seryoso, man. Totoo. Walang titigil lang naman talaga eh, di ba? Di ba? Walang titigil. Kahit anong ginagawa mo, kahit ikaw ay isang basurero, dapat ikaw yung pinakamalupit na basurero sa inyo, man. Anong, paano mo magagawa yon? Mm-hmm. Huwag kang titigil sa ginagawa mo. Pagbutihan mo yung araw-araw na ginagawa mo. Di ba? Kung ikaw ay isang karpintero, dapat ikaw yung pinakamalupit na karpintero sa inyo. Anong gagawin mo? Hindi ka titigil sa ginagawa mo. Araw-araw may matututunan kang bago. Tama. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, wala pa rin titigil. Di ba? Wow. O, kung ikaw, ano pa bang mga normal na trabaho? Driver, mga ganyan. O, ikaw pinakamagaling na driver. Oo, di ba? Pintor, ikaw yung pinakamagaling na pintor. Electrician, dapat ikaw yung pinakamagaling na... Pag ikaw yung pinakamagaling na electrician sa inyo, upo ta... O sino? Sa lugar na electrician, o. Pak, papasok ka agad pangalan mo. O, si Omar to, pinakamagaling na electrician sa lugar natin. O, di ba? Madali ka lang na makakakuha ng trabaho. Tama. Pag inuusayan mo, di ba? Tama. At sa ilalim at ilalim ng lahat ng iyon... Oo. Walang titigil lang. Hindi mo lang tinigilan. No? Yes. Pwede magpahinga. Yes, pwede talaga magpahinga, man. Kailangan yun eh. Ang sinasuggest ko nga is, kasi minsan masyadong naisip ng mga bata is, hustle, man. Hindi, man. Mm-hmm. Ang katawan mo, kailangan ng 6-8 hanggang 10 oras na tulog, man. Mm-hmm. Kasi, man, pag nag-hustle ka hanggang umaga, man, puta, hustle ka nga, mamatay ka naman, di ba? Health is wealth. Kasakit ka naman. Di ba? Health is wealth. Balance. Tsaka ang utak, ang tenga, napapagod rin yun. Kailangan mong ipagpahinga yung mata. Kailangan ipagpahinga. Uh-oh. So, once na nakapag-charge ka na, banat ulit. Yes. Huwag ka ulit tumigil. Oo. Ganun lang. Salamat sa advice. Ang galing nun. Mm. So, sa mga brand owners, pwede kayong mag-fail. May matututunan, may makukuha kayo dyan. Kay Omar na mismo nang galing, sobrang dami niyang pagkakamali. Kinulitan niya lang. yun nga yun rin yung naita ko sa music eh. Yung, mahintang ina. Labas ka lang ng labas na music. Wala akong pangayalam. O, ngayon, di ba? Sound trip na, di ba? Naka-playlist na, di ba? Di ba? Yun lang. Parang ganun rin yung formula sa... Suntok ng suntok na may tatama. Minsan kasi pag may ginagawa ako, binibigyan ko yung sarili ko ng... Hindi naman talaga kailangan bigyan ng time frame, pero gusto ko talagang bigyan yung sarili ko ng time frame. Parang, ito, 5 years ito gagawin ko. Ito lang yung gagawin ko. Ito lang yung skills na i-develop ko. Halimbawa yan, sa t-shirt, ito, 5 years lang, ito lang gagawin ko. O sa music, 5 years ito lang yung gagawin ko. Sa iba pang mga ginagawa ko, ganun rin. Kumbaga, sa production, sa first year, hindi natin iisipin kung paano kumita. Ang iisipin lang natin is paano mahasa yung skills. Ganun lang. Pak. Laging hindi nagmamadali. Laging inaaral lang palagi. Yun. Base sa nakikita ko sa loob ng 5 taon, men, marami kang matututunan talaga. Sobra. Pwedeng ibigay sa'yo, pwedeng hindi ibigay sa'yo, pero sa loob ng 5 taon, sobrang panalo mo dahil sa natutunan mo. Sa lessons, no? Yes, oo. Ayun lang. Sobrang na-appreciate ko na hindi ka nagmamadali. Oo. Yung pa yung isang, for example na lang sa mga supplier. Mm-hmm. May nakikita ko mga brand ngayon
Nagagalit sila sa supplier na yun. Oh, 2 buwan ha, 2 ganyan na. Hindi. Kailangan mo magtrabaho ng advance para kahit palpak yung supplier mo. Ahead ka pa din sa release. Oo, ganon. Diba? Ako yung di ako nagsiset ng deadline sa release talaga. Kung anong kung dumating. Kailan ready. Mm-mm, kung anong dumating. Kasi hindi mo pwedeng ipagpalit yung kalidad sa oras. Totoo. Diba? Ang galing nun. Diba? Kalidad sa oras. Mm-mm. Wow. Pwede mong mabilis ka nga. Hindi naman quality. Yeah, yeah. Diba? Laging ganon. Yun din yung isa kong natutunan na. Pero kailangan talaga ng deadline. Pero para sa akin lang ha. Para sa akin. Hindi. Basta magawa ng maayos, magawa ng mahusay. Hindi na kailangan ng... Tsaka nga, Mark, kung advance ka nga naman eh. Diba? Advance ayun ka. Nga, yun pa yung isang napag-aralan na laging advance, man. Lagi mong ibaon na kagad para ibaon mo na ng mas maaga para hindi ka na maipag-away. Kasi yung mga supplier dapat is kakampi mo talaga dapat yan eh. Oo. Huwag kang maipag-away sa supplier. Oo. Maliban na lang kung mga kupal talaga. Oo. Pero kung mabait din naman sila. Oo. Pero yung mga supplier is kaibigan mo talaga dapat. Oo. Kasi yan ang tutulong sa iyo kung paano ka magkaroon ng mahusay na produkto. Totoo. Suppliers. Oo. Pero minsan kasi sasagarin talaga rin pasensya mo or lolokohin ka, gagantyohin ka. Yun na yun. Ihiwalay mo na yung mga palpak sa ano. Sa mga, maayos na suppliers. Sa mga maayos. Doon mo na makikita. Along the way, matututunan mo na rin yan. Yun lang. Ang masabi lang, kalma lang lagi. Kalma lang, di ba? Kalmahan lang talaga. Mm-hmm. Kasi minsan yung iba, nag-rant na sa Facebook, man. Business na rin na supplier yan. Kailangan rin natin ano intindihin. Oo. Tsaka hindi lang ikaw yung customer nila. Oo. Pero nga, basta pag anything na sobra, yun na yung negative. Anything na sobra. Tapon na yun. Yung mga... Tandaan lang, no? Oo, tatandaan na lang. Ginagawa ko, binablock ko na para hindi ko na makita. May irita ka pa eh. Kasi wag na tayo mag-usap kasi mag-ano lang tayo, magsasayangan lang tayo ng energy. Oo, totoo. Pero bago ko naman gawin yun is sinusubukan natin na... susubukan natin hangga't maaari na intindihin, unawain, pagbigyan ng pagkakataon. Mm-mm. Pero pag sagad na talaga, yun lang. Out na. Off na. Out na. Inaalagaan mo talaga yung mental peace mo, no? Oo. Yung peace of mind hanggat mo. No? Hangga't maaari, hangga't maaari, kalmado lang. Oo. Hangga't maaari, kung hindi naman kailangan palakihin o hindi naman kailangan may pag-away sa maliit na bagay, is palampasin na lang. Mm-hmm. Ganun lang, men. Kasi, sayang energy. Pag nag-isip ako, men, sobrang negative na energy, isang araw ang daming mawawala sa akin kung isipin ko yung negative. Eh. Totoo. So, sa halip na yung negative na isang araw, is ang dami mo nang magagawa. So, might as well natablahin mo na lang, di ba? Hayaan mo na siya. Yeah, sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Mm-hmm. Panalo ka pa nga pag di ka nagalit eh. Mm-mm-mm. Totoo. Shift tayo sa music, Mar. Yes. May kanta kayo 7 years ago na buhay. Ibugoy na koy-koy. Mm. Masusundan kaya yun? Titingnan natin. Nakakausap ko naman sila lately. Ayoko rin kasi talaga wala nga deadline. Oo, magbitaw ng salita. Pero 2021. Sana. Kasi eh. Sana. 2011 kasi yung... 9 years ago. Yung kanta nyo ni Ives naman. Oo. 2011 yung... Neto. Tinamad silang lahat. Tinamad silang lahat. Oh, so, nakausap si Boogie. Nakita ko kasi yung music video na yun, may to be continued sa dulo. Oo, totoo. Oo. 2020 ko, napanood ulit yung video na yun. Uy, mayroon palang ganito to ah. Napansin ko ah. Sa sobrang dami mo na kasing ginawa din eh, no? Ayun, sabi ko, kay. Koy, part 2 nito. Hindi ngayon, 2021 para 10 years exacto. Tingnan natin. Ayaw rin magsalita. Pero malalaman na lang natin, titingnan na lang natin kung mangyari. Kung hindi mangyari, okay. Ayos lang. Yes. At least naalala nyo. 10 years na yung song this year. Oo. Pero men, di ba bulong na 10 years na to, men. Solid na to. Putain, mas matanda pa to sa anak ko. Totoo. Totoo din. Diba? Pero ang sarap lang. Sarap lang kasi men, tangina. Sarap kasi yung mga time na yun, ang sarap talagang mangarap. Ang sarap talagang
lahat ng mga sinasabi mo sa kanta is pangarap mo lang naman eh. Oo. Pangarap lang naman eh. Ngayon nangyayari na. Oo, sobrang sarap lang. Tang ina, man. Pag may pakinggan mo yung kanta, tang ina, gutom na gutom, man. Tang ina. Ang sarap. Kaya ang sarap. Parang, kumbaga, wala kang dapat ikahiya kung saan ka nagsimula, man. Totoo. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Sobrang saya ko para sa'yo. Mm-hmm. Dahil sinabi mo na yun 10 years ago. Oo. Sobrang close niyo na talaga ng perang. Oo. Ang galing, no? Ni-inattract mo siya, no? Dati pa. Oo. Yung linya na yun. Ano yun? Talaga yun, talaga yun. Bit-bit mo siya. Oo. Kaya wala akong pake kung naulit siya sa akin. Oo. Wala akong pake. Kasi totoo yun. Alam ko totoo yun. Oo. Galing, Mar. Oo. I respect that. Oo, di ba? Just na yung sa kanta na bago ngayon is may ganun pa rin, man. Oo. Solid, man. Di ba? Na relevant pa rin yung linya na yun. Mm-hmm. Pwede. Di ba? Sige. Balikan natin yung mga susunod nating mga pag-uusapan after ng break na to. Yes, sir. Sobrang solid. Di ko namamalayan yung oras. Pero, shoutouts muna sa lahat ng nanonood, guys, dyan sa live chat. Pagka umi-ere yung Dog Broke Radio, Mar, sa premiere, may mga tao sa live chat. Yon. 300. Oh, shoutout sa inyo. Solid kayo. Shoutout. No? Dumadami, no? Dumadami sila. Congrats, congrats, brother, man. Salamat, salamat, Mar. Yes, ganun lang naman talaga, man. Huwag mo lang titigilan. May mga hindi mo napapansin. May 4 million na yun nanonood sa'yo, bro. Oh, nga, sa live, no? O mga 40 million. 48, mga ganun. 48 million. Seryoso, bro. Yung salamat maliit, sa inyo. Solid yung maliit kayo. Na number na yan. Oo. Sa paglipas ng, yun, kagaya na sinasabi ko, bigyan mo sarili mo ng 5 taon na ginagawa mo itong podcasting mismo na to. Hindi mo napapansin, men. Wala ka na dito. Oo, totoo. Nasa din. Mas magandang, oo din. Mas magandang office na mas solid na, baka, sampu na yung nasa paligid mo, may taga-makeup ka na. Seryoso, bro. 5 years. Gasolina kita eh. Yes. Alam mo ba, diba? Tinawid ko yung 2020 ng music mo lang. Salamat, bro. Naikita ko rin yun. Yung, ano ba tawag doon? Yung wrap up. Yung Spotify wrap up. Yan. Top 5 songs ko. Marbaliw lang. Oo. Hindi nagsisinungaling yun, ha? Oo. Diba? Kasi ano yun eh. May count yun eh. Oo. Hindi, kung gaano kahaba mo pinlay. Oo. Ano, ilang beses. Kumbaga bago mapunta yun sa top is piniplay mo talaga yun. Oo. Yes, tsaka ano, naging mabigat para sa family, tsaka ako personally, yung taon. Oo. Pero naitawid ko siya dahil yes, gawa ng musika mo. Oo, maraming salamat, bro. Salamat din, salamat. Yes, in behalf of everyone na na-inspire, everyone na natapik mo dahil sa music mo, salamat. Yes, salamat din, man. Sobrang simple lang ng formula. Seryoso, man. Oo. Yeah. And yun lang din yung bit-bit ko. Yun lang bit-bit ko. Tsaka, medyo, ayoko talaga nagda-drive. Kasi mas nagagamit ko yung oras ko sa pagte-telepono. Eh. Kasi mismo, business natin mismo, nandito. Mismo. Pero umabot sa point na kailangan ko magmaneho. At iritang-irita ako mag-drive. Pero simula nung, buti na lang, nasa Spotify ka, medyo mas magaan. Oo, pwede. Mas magaan kapag ikaw yung sound trip. Mas kalmado . Hindi ako naiirita sa mga tanga-tanga nagsiswerve, mga hindi nagsisignal. Oo, gets. Salamat, bro. Okay, maiba tayo. Ano yung, na-excite ako, 2021, sana matuloy BNK, Ives, saka Omar B. Sana. March 31 naman ulit ang Omar Baliw po, 3. 4. Ah, 4. Oh, yes, sorry. Omar Baliw po, 4. Oo. May iba tayo. Ano ang daily routine ng isang Omar B? Pagising. Mm-hmm. Studio. Okay. Check emails, trabaho. Okay. Minsan, ngayon na lang kasi hindi ako masyadong lumalabas dahil nga sa pandemic. Yes. Pero yung normal is punta sa shop. Mm-hmm. Yung mga bago pandemic is talagang mas nakababad ako sa shop. Yes. Sa office, mas nakababad ako sa trabaho. Ngayon na lang kasi is nauwi ko sa bahay lahat ng trabaho ko. Uh-oh. May music studio na rin. So, lahat ng pwede kong gawin sa office is ginagawa ko na sa studio ko. Kaya mo sa in-house, sa bahay na. Oo. Pero normal is
lalabas ako, i-check ko yung production, punta ako sa shop, punta ako sa tahian, punta ako sa printing. Iniikot mo lahat? Oo, oo, oo. Ayun nga yung isang naturo ko rin sa tao ko kasi before lahat ng supplier, halimbawa sa pintura, tahian, tela, lahat 'yan lahat. Ako pumupunta Divisoria, lahat pag may nahanap ako na kailangan kong gawin, ako naghahanap. So dahil nga na-clone ko yung mga tao ko, kasi lagi kong kasama, laging ginagawa eh. O sabi ko, ito gagawin. So kahit alam na nila. Nasa bahay na lang ako. Alam na nila yung gagawin. Tumatakbo na. Nag-macro-managing ka na. Oo. Sila na nagma-micro-manage. Oo. Pero before is lahat talagang mano-mano na ako mismo yung gumagawa. Oo. Ganun pa rin naman. Kasi Mar, hindi mo rin naman alam kung tama yung gagawin nila pag hindi ikaw mismo, hindi mo alam yun. Mismo. Kaya nache-check mo kung tama yung ginagawa nila kasi ikaw ginawa mo yun dati. Ultimo sa printing before, man, bago ako magbukas ng printing, man, inaral ko talaga. Seminar. Oo. Wow. Dapat talaga pag brand owner ka, hands-on ka. Oo. Tsaka, eksimula ko na wala akong pambayad sa tao eh. Ikaw talaga. Ikaw nagbabalat. Walang pabayad sa tao. So, kailangan mong aralin or kailangan ikaw mismo yung totoo. Gagawa ng trabaho mismo. Totoo yun. Kung meron kang car wash, kailangan marunong ka maglinis ng kotse. Kasi hindi mo alam kung tama yung ginawa ng car wash boy mismo, mo. Hindi mo alam. Hindi naman sinasabi na habang buhay na kailangan gawin mo yun. Oo. Pero dapat alam mo kasi yung tao na kukuhain mo, hindi mo alam kung tama ba o mali yung ginagawa niya. Malay mo, ginugunggong ka na pala, di ba? Oo. Sa sobrang di mo pag-alam ng mga nangyayari, nauutakan ka na. No? Mm-hmm. So, yun yung routine mo. Mm-hmm. And now, you're doing your work and you're running the business from home kasi you have kids, so ayaw mo rin labas, para safe din. Yun, dahil nga sa pandemic nga, kailangan pagganahin kahit nasa loob, kailangan sa labas, gumagana pa rin, men. Kasi hindi ka naman pwedeng makipag-hasla-hasla sa labas sa pag-uwi mo, may dala ang virus sa mga anak mo, di ba? Hindi worth it yung ganun, men. Hassle pa. Oo, di ba? Hassle pa. Hands-on ka talaga, nakakabilib. Yes, oo. Actually, iramdam ko na siya, pero ikaw kinonfirm mo. Kasi, para lang din sa mga hindi nakakaalam, no, yung ginagawa kong podcast, lalo sa mga kaibigan ko or mga kakilala ko sa scene, bukod sa artists, creatives, mga professionals. Yung mga tinatanong ko kasi ngayon or sa kanila, hindi ko naman natatanong sa event eh. Di ba? Alam mo, punta ako ng gig, tapos tanungin ko sa ilan ba kayo magkakapatid? Hindi naman maganda, di ba? Yeah. Panganay ka, Mar, di ba? Oo, panganay. Dalawa lang kayo? Tatlo kami. Ah, tatlo? Oo. Okay. Dalawang lalaki, sabay yung butso namin yung babae. Oo. Yun yung umiiyak sa kanta. Oo. They're proud that they have a kuya like you. I can say. Siguro. Hindi naman kasi kami, hindi kami yung... Hindi kami... Kasi dahil laki nga kami sa hirap, hindi kami yung ma-emotion ng mga tao. Showy, hindi, no? Hindi kami yung... Wala kaming oras sa mga... Kanya-kanya kayong galaw, ganun. Kaartihan. Hindi naman kaartihan. Basta yung mga ganun na ano. Pero dama mo naman. Hindi na kailangan pang ano yan. I-explica. Oo. Anong vision mo para sa High Minds in the next, kung masishare mo, in the next couple of years? Wala talagang plano eh. Ang ginagawa ko lang talaga is magtrabaho kung ano yung ginagawa ko ngayon. Pero ang goal is lumaki na. Hindi aabot. Ang iniisip ko rin kasi talaga gusto kong malaki pero ayoko nang masyado malaki. Okay. Gets mo yun? Oo. Oo. Parang music ko, hindi ito para sa lahat. Uh-oh. Kasi man, pag lahat, men, lahat namin, maumay na yung mga tao. Hanggat maari is exclusivity pa rin. Kada release, pwede magkaroon lahat, pero konti lang yung pwede magkaroon. Malaki yung market, pero hindi overpopulated ng product mo. Hindi sell out? Oo, hindi sell out. Okay. So, big enough, pero hindi... Iti-take over lahat. Oo.
Kasi, oh, din. Kasi ikaw rin yung kawawa nun. Kasi kung gusto ko, man, pwede akong maglagay sa mga mall eh. Totoo. Pero mas gusto ko yung feel pa rin ng independent yung may-ari. Itong maliit na tao pa rin yung may-ari. Hindi ito yung corporate owner na sobrang laki na hindi mo maabot, man. Uh-oh. Ito pa rin yun. Ito pa rin yun. Ito pa rin yung party pa rin to ni Omar na independent na galing sa maliit. Yung feel mo talaga na DIY. Mm-hmm. Kasi kung gusto niyong mga super mga malilinis na brand eh, di yung mga branded na lang sa mga US yung kunin niyo, 'di ba? Yung mga branded na nasa mall, 'di ba? Mm-hmm. Pero pag yung sa Hi-Mes, ramdam mo pa rin na DIY, ramdam mo pa rin na independent, ramdam mo pa rin na malaki siya pero hindi siya malaki talaga, ano lang talaga siya. Basta feel mo yung vibe na crafted. Oo, oo, oo. Kasi madali na lang kasi yung pag may pera ano. Yung mga corporate minsan may na-encounter ako, may meet kami na isang sponsors. Di ko napapangalanan. Mm. Doon sa meeting. So, nag-a-ask kami for an event to sa ibang kliyente. Nag-a-ask kami kung pwede ba na yun yung event shirt whatever. Mm-mm. Sabi niya, sa amin ba yan? Sipin mo, ganun siya kalaki, hindi niya alam yung itsura ng damit niya. Pangit, 'di ba? So, parang ako nung sa meeting na yun. Ay, ganun yung na-feel ko. Ikaw, alam mo lahat ng lumalabas sa'yo eh. Kasi nga, ganun na sila kalaki. Kumbaga, ang isip na lang siguro nila yung business side, sabay yung... Wala na yung culture. Oo. Yun mismo, ang iniiwasan kong mangyari sa akin. Yung sobrang pumapasok sa akin ng pera, napapabayaan ko na. Wow. Oo, din. Diba? Sobrang grounded mo, no? Oo, hindi mo kailangan ng ano, kung hustlin, pero kailangan mo talaga ng dunga eh. Mm-hmm. Kailangan pa rin tunay, man. Kahit yung simpleng design lang na high minds na kalagay, man. Madali lang gawin yan, pero dapat nandun ka. Dapat alam mo kung anong nangyayari doon. Wow. Sobrang dami namin design, man. Pwede kong ikwento isa-isa pero hindi ko ginagawa. Pero ganun kaka-aware sa lahat ng nilabas nyo. Mm-mm. Ganun dapat. Mm-mm. Ikaw dapat yun. Yun yung sinasabi ko, kahit gano'n ka lumaki, dapat may party pa rin ng katawan mo nandun sa product mo. Wow. Diba? Kaya yung kagaya ng tinanong mo, yung vision for next year or ganun. Wala ka nun. Oo. Basta one step ahead lang. Every time. Oo. Ganun kasi simple. Galing na advice nun, ah. Ganun kasi simple. Pero kayo, what works for you? Kung anong nagwo-work sa kanila, gawin lang nila, diba? Oo. Ang sinasabi ko lang naman kasi sa akin is, sa akin gumana. Hindi ko masabi na. Gagana rin yun sa kanila. Mm-hmm. Pero, at least, kahit 5% na matutunan mo sa akin, pwede na, diba? Kasi ako eh, walang nag-guide sa akin eh. Wala kang sinunda na template. Oo. Walang nagturo sa'yo. Walang turo. Lahat research, lahat panonood, kung ano nakikita. Hindi naman lahat ng nakikita mo tama. Matututunan mo yun pag ikaw na mismo yung gumawa. Oh, man. Hindi pala pwede sa akin itong ganito. Oh, mali. Okay. Adjust lang. Itama. Oh, ayun, ganun. Trial and error. Yeah, oo. Mismo. Nakakatawa, Mar, kasi... Ginamit mo yung music, ewan ko kung aware ka, I know you're aware. Mm-hmm. Ginamit mo yung music para ikwento yung pinagdaanan mo. Mm-hmm. Ginamit mo yung music para ikwento kung paano ka dumaan doon. Mm-hmm. At the same time, ginamit mo rin yung music para, ginagamit mo ngayon yung music para i-inspire yung mga nangangarap na katulad mo. Mismo. 10 years, 9 years ago nangangarap lang din. Mismo. Oo. Bakit? Ang tanong ko, bakit mo piniling maging mabait despite sa success na meron ka? Binigyan ka ng maraming blessing ng universe. Yun nga yung sinasabi ko, mahintang ina. Sa sobrang sarap ng ibinigay sa iyo ng mundo na buhay, man, wala kang karapatan na maging stupid. Gets? Oo. Hindi ka nagdamot eh. Man. 'Di ba? And tangina, man, lahat ng to, man, pinapangarap lang to, man. Every week kaya kang bumili ng sasakyan, bro. Totoo. Diba? Totoo. Itong mga gantong mga
na ano meron ako ngayon. Man, sobrang pinapangarap lang talaga to. Paulit-ulit na sinasabi ko ito sa kanta ko before, man. Yeah. And ngayon nangyayari. Kaya, nung once na ibinigay sa akin to, man, tangina, wala kang karapatan na maging stupid na, magkaroon ng stupid na desisyon. Though, marami yung stupid na desisyon, pero hanggat maaari na itama ko na lahat. Oo, bro. Kasi, hindi naman ibibigay sa iyo iyan kung hindi para sa iyo iyan. Tama. Totoo. Kaya, once na ibinigay na sa iyo iyan, men, kumbaga, binigyan ka ng magandang puno, men. Mm-mm. Ikaw na lang magpapalago ng puno na yan, bro. Hayaan mo sila sumilong kung gusto nila sumilong. Ang galing kasi binigyan ka ng sobrang blessing, I can say. Pero pinili mong magpadaan at hindi ka nakipag-gitgitan. Mismo, bro. Yun nga, yun nga. Hindi nakakabilib eh. Yun nga iniiwasan natin eh. Yung masasayang yung isang araw mo sa negative. Diba? Paulit-ulit lang naman yung pinagkukwentuhan natin. Doon totoo! Na, doon, babagsak totoo! Na. Pero yun pa rin naman. Man, walang template, walang note, man. Basta yun na yun. Bukas ka talagang libro sa lahat. Normal yung mga pare. Gusto mong ipakita. Yung yes, mga, yes, yung yes, mga yes, kailangan yes. nilang malaman. Yes, yes, yes. Iyon yung nakakabilib kasi ang dami akong kakilala dahil sa industriya na involve ako, magkaroon sila ng blessing at magkaroon sila ng kung anong mga bagay na pinapangarap lang din nila. Pero naiiba sila nun. Nagbabago sila dahil dun. Ayun ikaw yung, mas lalo ka pang bumuti eh. Yun yung ano, yun yung sablay dun, bro. Hindi kasi natin masasabi kung galing na sila sa wala or paano sila binago ng pagkakataon na iyon. Ako, dumating sa akin yun na magkaroon ako hanggat maari na may maiitutulong ako sa pag-grow ng kaibigan ko o ng taong nasa paligid ko, ginagawa ko. Kasi hanggat maari nga, men, yung mga ibang tao ko, ang sinasabi ko is, men, hindi kayo pwedeng habang buhay dito. Kailangan nyo ng sariling diskarte. Kailangan nyo kumawala. Kailangan nyo umano. Salamat, nandito ka. Oh, pero kung panahon na para gawin mo yung gusto mong gawin, susuportahan kita. Ganun. Kasi wala akong ganun eh. Walang nagganun sa akin eh. Totoo. So, dahil walang nagganun sa akin at kaya ko nang magganun sa mga tao ngayon, di ba? Sarap nun. Di ba? Sarap na pakiramdam. Di ba? Tsaka Mar, ano eh? Ti produkto mo na sila eh kapag pag nangyari yon parang galing ako kay Omar kaya ito na ako ngayon. Ang sarap eh. Tsaka tama ka, gusto ko yung sinabi mo na kung kaya mong tulungan mag-grow yung mga nasa paligid mo, sobrang ganda nun. Sobrang valuable nun. Kasi kapag tumaas o gumaling yung mga tao sa paligid mo, mismo, nakapaligid sa iyo, ikaw rin yung aangat eh. Mismo. Ginagawa mo yun ng libre. Yeah. Pero pag nakita mo yun na naging successful yung tao na natulungan mo, sobra-sobrang bayad pa yun para sa iyo. Totoo. Man. Panalo yun. Yun yung tunay na panalo. Oo. Yun. Ganun. Yun yung mga bagay na hindi mabibili ng pera. Wow. Yung balahibo ko. Ang galing nun! Yeah. Mas nakikilala kita ngayon. Ako, kakilala mo, kaibigan mo. Oo. Fan, pero iba yung fan ka lang, iba yung proud ka na fan ka nun eh. Salamat, Mar. Salamat dun. Sobrang solid dun. Ito, marami nagtatanong. Yeah. Babattle ka pa ba sa Flip Top? Yun nga, iniiwasan ko yung pag-iisip masyado. Okay. Kaya pag dumating, abangan na lang nila. Pero kaya ko, isang beses siguro, pero kailangan ko kasing magpahinga ng isang buwan siguro para gawin ang bumatal sa ganon. Which is hindi mo afford sa ngayon. Pero sa ngayon siguro, hindi ko kakayanin talaga mag-isip. Ng... So kung babattle ka, mga dog shows lang muna, no? Oo, yun. Dog show, pwede. Mga dog show. May mga ano tayo, may mga malupit tayo na panlaban.
Pero yun nga, iniiwasan ko yung masyadong mag-isip na mag-isip. Mm-hmm. Sayangin yung oras sa pag-iisip sa halip na masayang yung oras mo sa may pagsuntukan yung utak mo sa loob. Oo. Di ba? Igagalaw mo na lang sa mga ginagawa mo ngayon. Pero men, gustong-gusto ko kasi pangarap ko yan men eh. Bago ako makasalang sa flip top, butang ina. Grabe yung ano. Oo, hindi yung basta-basta na ano. Tinawagan ka lang, di ba? Pinagdaanan mo yung kailangan pagdaanan para mapabilang doon. So, I mean, hindi ako marunong mag-freestyle, pero sumasali ako sa mga freestyle contest, ang sunugan, mga ganun. Oo. Flip top, men. Tsaka malaking parte rin sila ng ikaw bilang artist. Oo, no? Men. Ang maging makabattle sa flip top, kahit ngayon o dati, isang malaking karangalan pa mismo. Rin. Mm-mm. Walang nagbago. Ganun pa rin. Totoo. Tawirin natin yung aso. Mm-mm. Anong, bakit aso na pili mong ipet? Pwede namang isda, pwede namang pusa. Bakit? Ano sa'yo yung aso? Wala, sobrang nasayaan lang talaga ako sa aso. Kasi men, lumaki kami sa mahirap na pamilya talaga. Hindi naman mahirap siguro. Mahirap na pamilya. Mm-hmm. Wala kaming place. Gusto kong ng aso, gusto kong ng isda. Bawal. Hindi namin afford, bro. Kasi you're renting. Oo. Kahit yung mga normal lang na aso ba. Mm-hmm. Gusto ko eh. Gusto ko ng pusa. Gusto ko ng ahas. Gagamba. Gusto ko niyan. Ibon. Gusto ko niyan. Isda. Natandaan ko pa dati. Ewan, nakala ko, pag nag-alaga ka ng isda, ilalagay mo lang sa bowl, mabuhay na. Puta. Naglagay ako ng mga isda. Puta. Kinabukasan, nawala yung mga kulay. Eh. Puta, hindi pala ganun pala yung pag-alang. May kailangan may filter, may oxygen, may matama pala yung pupungin. Lumutang. Oo, hindi, puta. Nawala yung kulay. Hindi ko alam ba't nawala yung kulay. Puta. Colored yung goldfish. Oh, nawala yung kulay, bro. Yun. Awa ng Diyos. Ay, magandang pwesto. Kaya ko na rin. O, tuwa ako. Guide rin ng mga kuya ko. O, ano rin eh, no? Nahook rin ako. Natuwa lang rin talaga ako. Yung sinasabi ko, natuwa lang ako. Nakahanap ka ng panibagong purpose? Oo. Yung pagod may nakakatanggal. Oo, mismo, men. Dahil sa pag-aaso, men, hindi ka boss eh. Oh, boss ka ng aso, pero ikaw mismo maglilinis ng tae, ikaw din mismo mag-aasikaso. Magugupit ng kuko. Hindi ka pwedeng maging boss na yung, hindi ka pwedeng pakita sa aso na boss ka o ikaw si boss. Oo. Wala. Normal kayo, pantay kayo. Mas ikaw, sila pa yung boss, babaitamin sa mo, papakainin mo, lilinisan ng tae. Ayun, masaya. Kumbaga, naging way siya para mas mag-ground ako or maging mag-stay lang ako kung nasaan ako. Okay. So ano siya? Reminder. Oo, na hindi ka walang pinagbago sa dati sa ngayon, kung ano dati na galing sa baba pa rin, kung anong ginagawa mo, ganun pa rin. Hindi ka pwedeng mag-bossy-bossy na o ano, boss ka na, sikat-sikat na ganun. Hindi. Galing, no? Kasi kahit lahat ng pwedeng butas para magyabang, para lumaki, para gumaling, lumaki ulo, hinahanapan mo ng bagay na magpaparemind sa'yo na ganito ka lang. Kasi hindi mo alam kung hawak mo pa yung hawak mo kinabukasan eh. Yung lagi kong inaano sa ulo ko yun. Kaya, di ka pwede magyabang ng kanto kung ganto ganyan ngayon. Eh kung bawiin sa'yo kinabukasan yan. Lahat. Oo. Isang ingla, pack, back to zero ka. Oo. Puta, baka mabaliw ka, bro. Mm-mm. So, ako, hindi, ganun pa rin, man. You keep yourself grounded. Oo. Ganun pa rin, walang pinagbago. Kaling. Mas maliwalas lang. Mas maliwalas. Mas maluwag lang siguro. Nakapag-alaga na ako ng aso sa bahay. Ganon. Oo. Finally. Oo, di ba? Ayun, masaya. Ilan na aso mo ngayon? Pito. Seven dogs. Mm-hmm.
So, kung mag-walk ka ng aso araw-araw, kaya mo na mag-walk. Isang buong linggo, iba-iba. Dapat lahat pantay. Dapat sabay-sabay sila, no? Hindi, pantay-pantay lahat. Hindi. Usually kasi, ano, mga exotic bully inalagaan namin. Mga 15 minutes, 20 minutes lang. 15 minutes, 20 minutes na walk lang, paaraw. Okay na. Okay na yon. So, kailangan mong, ibig sabihin, pantay-pantay sila lahat. Lahat sila nag-walk ng 15 to 20 minutes every day. Exercise, oo. Ganun. Kaling. Ano yun eh, no? Special time din yun, no? Kasi sobrang mahal na ng oras mo, sobrang busy mong tao. Pero para maghanap ka ng oras para sa pet mo, ibig sabihin na bibigyan ka ng ibang energy rin, no? Mismo. Kasi, para siyang kotse. Pangarap lang siya eh. Okay. Pangarap siya eh. Kumbaga, hindi sa presyo ah. Kumbaga, pangarap po talaga siya eh. Pangarap mo magkaganon eh. So, nung binigyan ka ng pagkakataon na magkaganon ka, man, sasayangin mo po ba yan? Di ba, bro? Di ba? Totoo. Tsaka, basta masaya. Iba. Kagaya nung sinabi nung kuya ko na isa, man, isa siyang, ano, hardcore na breeder ng sabong. Ang mga manok na pangsabong. Okay. Yun talaga yung ano niya? Oo. Ang nakapagpatigil lang sa kanya doon is dahil sa aso, man. Isipin mo, sobrang bigat nung pagbibreed ng manok na ganun. Nabitawan niya yon dahil sa aso. Gets? Kasi parte ng sabong o pagbibreed ng sabong is sugal eh. Oo. So, yung ibig mo sabihin, nabitawan niya yun. Yes. Kumbaga, dahil lang sa pag-aalaga lang. Oo, mismo. Dog show na lang. Wow. Kumbaga, pwede siyang sabihin yung pagsabong, pwedeng sabihin natin is bisyo. Nakapag-quit siya sa masamang bisyo. Yes. Kumbaga, nag-ano siya sa mas better. Mas mahusay na tao siya ngayon. Actually, pag-aaso, hindi siya, lalo kapag ganyan, exotic bullies or may mga breed. Mahal lang siya sa una, pero eventually if you breed them and pero hindi mo isipin yung presyo kasi nga yun yung comfort eh, yun yung value na nabibigay niya sa iyo bilang owner eh. Tight din sinasabi no minsan pag yung mga tropa rin, no, hindi business to. Pero para sa akin is hindi ko tinitingnan na ganito, ganyan. Basta masaya ako, okay yung aso mo, okay na ako doon, bro. Okay wala na ako doon. Wala nang return of investment, wala, nothing like that. Basta masaya ka. Oo. Yun, no? Oo. At the end of the day, matutulungan ka ng mga bagay na nakapaligid sa'yo or hayop or tao, depende sa pagtanggap mo sa kanila eh. Depende sa pagtrato mo sa kanila eh. Galing. May mga konti pa tayong pag-uusapan pagbalik nito. Yes, sir. Do it. What's up, Cyberspace? Maraming salamat sa panonood dito sa Dog Brock Radio. Sana nag-enjoy kayo at sana nakapulot kayo ng mga aral at values as much as I did nung ginawa ko yung interviews na to. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe in this YouTube channel, Dog Brock TV. At mapapakinggan nyo lahat ng episodes ng podcast ko sa Anchor, sa Spotify, Google Podcast at lahat ng podcast and music digital streaming platforms around the globe. Maraming salamat again at balik na tayo sa episode. So yun, gagaling ako pa, Mar. Yes. Gusto ko rin ng ganung aso. laging bukang bibig ng mga tao na nakaka-chat ko, nakakasalamuha ko sa internet lately is motivation ka sa kanila. Nadala mo sila, naitawid mo sila sa malungkot na parte ng buhay nila dahil sa musika mo, dahil sa ginagawa mo. Even nga yung mga status mo lang eh. Yung minsan nakakatawa lang or whatever. May hatid siya sa amin eh, ng mga nakaantabay. Sobrang, ano para sa'yo yun? Sobrang grateful ako dun eh. Kasi yung mga yang bagay na yan is ginagawa ko na normal lang yan para sa akin eh. Pero yung para may maapektuhan na tao or may matuto na tao, man, higit pa dun yung pera na bayad, bro. Totoo. Priceless yun eh. Oo. Yung mga ganung bagay, yung mga ganung bagay na yung hindi naman nagpapasaya pero sobrang appreciated ko yung mga ganun na bagay, bro. Kumbaga, sobrang tagal kong ginagawa na to eh.
kung para sa akin normal na lang ito eh, normal lang eh, normal na pang araw-araw lang ito sa akin eh. Mm-hmm. Pero yung magets mismo ng tao o maapektuhan yung tao o matuto yung tao sa mga pinagsasabi ko, wow, sobrang iba yung feeling nun, bro. Totoo. Iba sa, hindi mo maipapaliwanag yun. Parang sobrang bayad ka. Kaya, yun din yung rason kung ba't naghahanap ako ng oras para gawin to. Mm-hmm. Dahil sa mga katulad mo na nakakausap ko dito, sobrang dami nilang daw natututunan. May mga nagsasabi pa na ayaw na nila mag-online class, manonood na lang daw sila sa... Mismo, di ba? Mas marami pa ako natutunan dito kaysa sa online class mismo, namin gumaganon. Diba? Mismo, di ba? Salamat sa inyo. Yeah. Importante sa'yo, fans mo, no? Mismo. Hanggat maaari, wala akong fans eh. Ayaw mo? Oo. Kaibigan? Oo. Ganun na lang. Listener? Oo. Or nakaka-appreciate audience? Sa music mo. Kasi parang pag sinabi kasing fans, pang-artista yung mga ganun, bro. Mas maganda yung kahit wala akong fans, basta gets me music ko, okay ako dun. Gets, okay na yun? Okay ako. Kahit hindi mo sabihin na fan, hindi kita fan, idol or tawag sa'yo, idol, hindi kita fan, basta gets me music ko, cool tayo. Cool tayo. We are good, bro. We are good. Diba? Way down. Mm-hmm. Nakakatawa. Kasi years back, and even last year, people are having the logo of High Minds on their skin. Pinapatato. Oo. Pero last year, mukha mo na yung pinapatato ng mga tao. Kaya nga eh, hindi ko nga alam bro eh. Medyo ano rin, buhay na. Hindi naman ako artista. May ginawa akong tama para gawin nila yun, no? Wait na yung logo lang ng High Minds. Sobrang saya. Diba? Sobrang, ikaw lang may tatuan ng logo ng High Minds eh. Sobrang saya ko na na-appreciate nila yung brand mismo. Ipapatato nila. Oo. Hanggang di ko na mabilang yung may tatuan ng logo. High Minds? Oo. Sabay may... Ngayon, mukha mo. Ikaw na. Kaya nga, hindi ko... siguro nga may nagawa tayo na mahusay. Totoo. Kaya... hindi natin take for granted palagi ang mga ganun na tao at lagi tayo nagpapasalamat sa mga ganun. Sila ang rason kung ano meron tayo. Ikaw, di ba? The end consumers, hanggat, the audience. Hanggat maari, halimbawa, may makasalubong na ka-High Minds, ngingitian ko, shout-out, ganito, ganyan. Uh-oh. Hanggat maari, ganun-ganun pa rin. Pero one time, puta, kaya tinigilan ko rin. May nginitaan akong babae, naka-High Minds. Puta, sinapladuhan ako eh. Hindi niya alam na ikaw si ORB, no? Kaya, mahirap din yun, kaya, no? Kaya, tinatansya na lang natin minsan, no? Pag tumingin sa akin, gets. Okay. Salamat. Mahirap din mauna, no? Mahirap rin yung ganun, di ba? Nangyayari sa akin yun. Na-experience ko yun. Pero, at least, hanggat maari, kayang, kung kaya magpasalamat palagi. Ito, hindi mo, hindi mo laging wag mong hindi naman sa baliwalain kung kaya basta kung kaya magpasalamat salamat palagi kung may oras palagi kaling tama. Talagang na-appreciate mo lahat ng bagay no araw-araw. Mm-mm. Alam mo na may purpose lahat. Mm-mm. Sa sinubukan kong mabuhay na masimple. Mm-hmm. Masimple. Mas masaya. Mm-hmm. Appreciate mo lang yung araw, yung mga tao sa paligid mo. Mm-hmm. Yun, dun pa lang, panalo ka na eh. Hindi mo na kinukomplika, no? Hindi na. Sobrang simple na lang talaga. Sobrang simple na lang na hindi mo kailangan mag-flex sa mga tao eh. Hindi mo kailangan, man. Kailangan mo lang maging tunay sa sarili mo. Yun lang, sobrang simple lang. Kasi, kung... nasa ibang tao yung kasiyahan mo, never ka magiging masaya eh. Mismo, bro. Mismo. Kaling lang din na hindi naging madali yung buhay, mm-mm, pero lagi mo sinasabi na simple. Mm-mm. Life is never easy but it is simple, no? Mm-mm. Mm-mm. Sobrang appreciate ko yun. That's yeah. Really valuable of you. Salamat, bro. Anong, kung may mga magtatanong, anong pinaka, mamaya na yun. Sige, tatanungin kita ng isang kanta mo. Bigyan mo ako isang title. Kahit sa lahat ng kanta mo, bigyan mo ako isang title. Isa lang. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Okay. Okay na ako dun. Yes. Ito na. Maraming
kung may ibibigay ka, halimbawa, imaginein mo na nasa podium ka, nagsasalita, naalala mo yung nasa store ka, nagpapunta ka ng local brand owners, tapos shinare mo yung experience mo, that's really therapeutic to you, I know that. Sobrang masaya yon. Masaya ka doon nung ginawa mo yon. Kung marami ulit nakikinig, listeners gets yung music mo, hip-hop artists, brand owners, and consumers, everyone, nasa podium ka nagsasalita. For 2021, may sasabihin ka. Maiksi lang. Walang titigil. Yes. Ganun lang kasimple, bro. Walang titigil, no? Oo, walang titigil. Yun, kasi pwede kong habaan ng pagpapaliwanag. Pero ganun din. Babagsak pa rin sa walang titigil talaga, bro. Mahalin mo yung ginagawa mo, huwag mong tigilan, bro. Yun lang. Alamin mo yung ginagawa mo, aralin mo lahat. Mahalin mo, pasikot-sikot, aralin mo, sundan mo. Pwede kang magkaroon ng idol. Mm-hmm. Sundan mo siya. Mm-hmm. Gawin mo yung sa sarili mo. Mm-hmm. Kung anong ginagawa mo, idiretso mo lang. Pero pagkatapos ng lahat ng mga sentence na yon, babagsak yun sa walang titigil. Ganun lang kasimple. Hindi ko alam. Hindi kasi talaga ako masalita or ma-advise na hindi, tao talaga, nga eh, bro. Oo nga eh. More on experience ka kasi wala kang template, wala kang binasa eh. Hindi ikaw, host ka. Yung mga kaibigan kong mga host, mga magagaling magsalita sa harap ng tao. Itang ina-amaze na amaze ako sa mga ganun, bro. Salamat. Kaya ako bilang tao, kung hindi ako tatanungin, hindi ako magsasalita talaga. Oo, ganun ako eh. Oo, ang akala nila minsan suplado o ganun-ganyan. Pero ganun ka lang? Nature mo yun? Oo. Kung hindi ako babati, hindi talaga ako magsasalita o hindi ako makwentong tao talaga, ganun. Kaya, ang lagi ko lang sinasabi is, walang titigil. Kaya, sobrang pasasalamat ko din kasi napagbigyan mo ko dahil alam mo, mahaba-haba yung kwentuhan eh. Yes. Nanonood ako, bro. Salamat, Mar. Inspirasyon ka sa akin. Yeah. Sila rin, inspirasyon kanila. Yeah. Maraming salamat. Yeah, bago matapos, no, I just wanna thank Omar, syempre, and his wife, Dana, for being here. Yeah. And kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng episode, subscribe kayo dito sa Dog Brock TV. Mapapakinggan nyo to sa Spotify, Anchor FM, iTunes, Apple Music, Google Podcast, wala, no? At sa lahat ng streaming platforms worldwide. Oh, Omar. Puta, hindi ko kaya mag-rap eh. So, nga eh. Man, iniisip ko dati. Kaya tinanong ko si Adam 22 sa'yo. Sabi ko, kailangan ng ganito sa'yo. Matagal ko na talagang mag... Wala nagpa-podcast na hip-hop, podcast, no? Podcast, eh. Oo. Kasi kay Adam 22, dumadaan lahat ng mga up-and-coming mga artist. Sabay, after a month... Pag pumutok. Pumutok na. Nakita mo mga all iced out na sila, man. Oo din. Sabi ko... Gusto ko mag-podcast na. Pero nga, hindi nga ako masalitan tao. So, okay na yon. So, nakita. Nandito ka na. Salamat. So, nakita. Itang ginagawa mo yan, men. Kaya sinabi ko sa'yo, men. Okay. Nandito okay. Na si Omar B. Okay yung trip na ganun, bro. Sobrang solid yun. Kasi laging pinapanood talaga yan. Naramdaman ko nung lahat ng meron ko ngayon, pangarap mo lang. Pangarap ko lang din nandito ka ngayon. Salamat, bro. Mar, meron akong bagong segment dito sa 2021. Meron akong mga binabalik ko lang din yung suporta nila. Mm-hmm. Guys, gagawa tayo ng shoutouts ngayon. Meron akong ilan na nakalap. Para mabanggit namin kayo sa bawat episode, isa-shoutouts namin kayo. Ang kailangan nyo lang gawin, i-comment nyo yung name nyo, location, hashtag DogBrockTV, hashtag DogBrockRadio. At ito yung mga nag-comment sa last episode natin. Shoutout sa atin, Tomar. Yo, shoutout sa inyong lahat. Jan, yeah. Sino yan? Si, shoutouts kay Janry Aquino ng Pangasinan, yeah. Mark John Neo ng Marikina, Bill Salung Dagit, a.k.a. Hakim ng Tondo, yeah. Wayan Albarracin ng Basilan Province. Wow, Basilan na yun ah. Malayo na na, bro. Justin Ohoy ng Sampaloc, Manila. Oy, mga tol, sa mga tropa natin sa malalayong lugar, this is a third world country, hindi lahat ng probinsya may internet, may YouTube. Please, sabihin nyo sa mga local radio stations nyo, local FM stations nyo, patugtugin yung mga music ng mga idol nyo. Yun yung malaking tulong na maibibigay nyo sa mga musikerong katulad ni Omar. Mismo. Okay, tuloy natin. Shanti Gian ng Valenzuela City, Emmanuel Estepona ng Imus, Joaquin Eusebio ng Cavite City, Julius Mascosa ng Lucena, Kerwin Nienko ng Kalumpit, Bulacan,
Ryu Bomba ng Montalban, Rizal. Ganda naman ang pangalan mo, Bomba. Bamba. Mac James De La Cruz ng Lopez, Quezon. Ryan Rupert ng Baliwag, Bulacan. Shoutouts din kay Raymond Kizo ng Canada, sa Alberta, Canada. Shoutouts. Punta kami ni Omar dyan. Oo. Punta kami dyan, Canada. Mar, EJ Cabrera ng Tondo, Manila. Shoutouts din sa'yo. At itong mga huli, sa shoutouts ni Omar. Patrick Castro ng Nueva Ecija. Shoutout sa'yo, bro. P-Jax. Ano ba itong basa nyo? Jax o P-Jax. Occidental, Mindoro. Malayo na yon. Lil Momon, Ragay, Kamsur. Yeah. Mac Arvin, Lucena City. Jay Ancino, Anilaw, Iloilo City. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsuporta sa Dog Brock TV. Mabuhay kayo palagi, bro. Salamat sa inyong lahat. And that's... guys, comment kayo. Name, location, hashtag Dogbrock TV, hashtag Dogbrock Radio. I-subscribe nyo si Omar, Omar Baliw. Follow nyo siya sa Spotify, Facebook, Instagram, High Minds Clothing, lahat. Lahat nasa description sa baba. Uh-oh. Sobrang grateful ko. Sinimula natin taon na to with Goodist. Tapos may mga nakasama tayo. Tapos andito na si Omar. Episode number 20. Tuloy-tuloy to every Sunday, 8 p.m. Wednesdays and Saturdays, meron tayong merch library. Nagre-review tayo ng local merchandise, ng local brands. Wednesdays, Saturdays, 8 p.m. Podcast every Sunday, 8 p.m. Alam nyo na, walang iba. I'm so grateful. Maraming sobrang salamat, saya bro. Ng puso ko. Sobrang saya ng utak ko. Thankful ako. High Minds Clothing, Omar B. Yeah. Maraming salamat. Dog Brock TV, alam nyo na, walang iba. Kita-kits soon. Woo! Thank you, Mar. Salamat, bro. Solid. Solid. Sarap. What's up, cyberspace? Ako po si Omar Baliw. And you're watching. 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 You are watching. And you're watching. And you're watching. And you're watching. You're watching. You're watching. And you are watching Dog Brock TV. Alam nyo na. Bruh.